Akala niya ay magugulat ito sa sinabi niya, pero mabilis nitong tinanggal ang kamay niyang nakahawak sa braso nito at ito naman ang mahigpit na humawak sa isang braso niya. Kitang-kita niya ang galit sa mga mata nito. Really, Samantha? Warren, nasasaktan ako. Pigil na sabi niya rito nang maramdaman ang mas lalong paghigpit nito. Nang bitawan siya nito, ay mabilis siyang napaupo sa may sahig. I didn't know that I fell in love with a war 2 years ago. Sigaw nito sa kanya na siyang ikinagulat niya. Dahan-dahan naman siyang tumayo. Ano bang pinagsasabi mo, Warren? Gulat na tanong niya. Hindi ka pa ba nakontento na pinaniwala mo ako noon na matino kang babae? Na malinis ka? Na ako lang ang lalaki mo, ha, Samantha? Warren, please. Ano bang pinagsasabi mo? Na habang may nangyayari pala sa ating dalawa, ay nagpapagalaw ka pa sa ibang lalaki? Bakit? Hindi ba ako magaling? Kaya hindi ka makontento sa akin? At mabilis siya nitong tinulak sa may kama. Akmang babangon naman siya nang mabilis siya nitong nakubabawan. Warren, ano bang ginagawa mo? Tulak niya rito, pero ni hindi niya ito natinag. Tell me, habang hinahawakan ko itong mga dibdib na ito. At mabilis na napisil ang magkabilang dibdib niya. Ilang lalaki pa ang nakakita at nakahawak nito? Nagtatagi isang bagang na tanong nito. Warren, ano ba? Hindi kita maintindihan. Alam mong ikaw lang ang nag-iisang... Pero naputol ang sasabihin niya nang mabilis siya nitong lakumusin ng halik. Halik na mapagparusa. Hindi pa ito nakontento at bumaba pa ang halik nito sa may leeg niya na nagpaungol sa kanya. Warren, please. Ano bang ginagawa mo? Sigaw niya, sabay tulo ng mga luha sa magkabila niyang mga mata. Ilang sandali lang ay naramdaman niyang tumigil si Warren at unti-unting umalis mula sa pagkakadaghan sa kanya. Huwag ka na magpapakita sa akin. I don't want to see your face ever again. Seryosong sabi nito at mabilis na naglakad palabas. Halos magulat pa siya nang pabalibag nitong isara ang pintuan. Pero mabilis niya itong hinabol. Nang makarating sa elevator ay ang saktong pagsara nito. Hindi siya makakapayag na wala siyang mapala sa gabing ito. Mabilis niyang hinanap ang hagdanan at mabilis na bumaba. Nasa may 5th floor pa lang siya ay pagod na siya. Nang makarating sa lower ground sa may parking area ay mabilis siyang tumakbo at hinanap si Warren. Kita naman niyang binubuksan na nito ang pinto ng kotse nito nang mabilis siyang tumakbo papalapit dito. Pero nakasakay na ito at napaandar ang sasakyan. Nang bumelta ito ay mabilis siyang humarang. Mariin naman siyang napapikit. Mabuti na lang at malakas itong nakapagpreno. Galit na galit naman itong lumabas. Are you crazy? Warren, please. Huwag mong gawin ito. Mag-usap tayo. Pakiusap niya rito. No, leave me alone. At akmang tatalikod na ito ng harangan niya. Please, kahit 10 minuto lang. Hindi, kahit 5 minuto lang. Pakiusap niya rito. Pumasok ka sa loob. Mariing sabi nito at nilagpasan na siya. Mabilis siyang sumakay at pinaandar nito ang sasakyan. Nanginginig ang mga kamay niyang nakapatong sa may kandungan niya. Inihinto nito ang sasakyan sa may madilim na bakanting lote. Speak now. Your time is running. Seryosong sabi nito. Ilang beses muna siyang napalunok bago tuluyang nagsalita. Nang makauwi tayo sa isla, doon ko nalaman na buntis ako. Kita naman niya ang pagngisi nito. Kaagad? Halos 1 linggo lang tayo sa isla, Samantha. Hindi ka tanga. Alam mong imposible kang mabuntis sa 1 linggo lang. Iling na sabi nito. Pero hindi ko alam, nabuntis na pala ako noon. Samantha, I asked you before if you are pregnant and you said no dahil nag-test ka pa nga, hindi ba? Pero sabi ng doktor, ay possible naman daw na mangyari. Enough with your lies, will you?
inis na sabi nito. Pero nagsasabi ako ng totoo. Kung nagsasabi ka ng totoo, bakit ngayon lang? Ano bang kailangan mo? Pera? Walang emosyong sabi nito sa kanya. Nang mapabaling ito sa kanya, ay mabilis niya itong sinampal. Hindi ko kailangan ng pera mo. Matigas na sabi niya rito. Then kung hindi mo pala kailangan ng pera ko, anong kailangan mo? Kailangan ka ng anak natin. Kailangan niyo makilala ang tatay niya. Seryosong sabi niya rito at tinitigan ito. Kaagad naman itong napangisi sa sinabi niya. Anong nakakatawa? Kunot noong tanong niya. Because you are so dumb funny. Bakit hindi mo sabihin iyan sa totoong ama ng anak mo? Ano? Gulat na tanong niya. Samantha, you can fool me. I know I am not the father of your child. Matigas na sabi nito. Pero mabilis na naman niya itong sinampal. Gago ka! Anong tingin mo sa akin? At sinampal pa ito ng isa pang beses. Ang sama-sama ng ugali mo! Sigaw niya at pinagsusuntok ito sa dibdib. Stop it, Samantha! At pilit nitong pinipigilan ang mga kamay niya pero hindi pa rin siya tumigil. Wala kang kasing sama! Hagulgol niya habang malakas pa rin niya itong pinagsusuntok. Dumb! I said stop it! Galit na sigaw nito at hinila siya nito ng malakas. Halos magkanda subsob na siya nang kandungin siya nito paharap dito. Dahil sa ginawa nito ay mabilis siyang natigilan. Oh, bakit ka tumigil? Seryosong tanong nito sa kanya. Pakawalan mo na ako! Walang emosyong sagot niya. Hindi kasi siya komportable sa posisyon nilang dalawa. Pero naramdaman niyang lalong humigpit ang pagkakayakap nito sa may bewang niya. Warren! Tell me, Samantha. Paano mo iyon nagawa sa akin? I am very much willing to leave everything for you back then. Titig nito sa mga mata niya. Wala akong alam sa sinasabi mo. Iwas niya ng tingin dito. Hanggang ngayon ba naman ay magsisinungaling ka pa rin? Galit na sabi nito. Kita niya ang apoy sa mga mata nito. Warren, please. At takmang aalis na siya mula sa pagkakandong nang hilahin siya nito ulit paupo. Dahilan para maramdaman niya ang pagkalalaki nito. You know what I feel right now, Samantha? Want to fuck you real hard. Pero sa tuwing naalala kong may ibang lalaki nang nakahawak at kagalaw sa'yo, nandidiri ako. Automatikong nasampal na naman niya ito sa isang pisngi. Kita niya ang galit sa mga mata nito. Nasasaktan ka sa katotohanan? Sa bagay, ako naman ang nakauna sa'yo. Laway ko ang unang dumikit dyan sa katawan mo. Pero pwede nang pagtiyagaan. Iisipin ko na lang na kumuha ako ng isang bayarang babae sa isang club. I can still fucking you, but not as a woman I love, but as a whore. Ngisi nito at mabangis siyang hinalikan. Pilit niya itong itinutulak pero malakas ito. Nagulat pa siya nang sirain ito ang blouse niya. Dahilan para lumabas ang malulusog niyang mga dibdib. Mabilis itong inilabas ang isang dibdib niya sa suot niyang bra at sinipsip ito. Warren, ano ba? At sinabunutan ito ng malakas at malakas itong itinulak. Mabilis siyang umalis mula sa pagkakakandong nito at pinagkrus ang mga braso sa dibdib niya para matakpan ang kahubadan. Hindi na dapat kita pinuntahan. Ibang-iba ka na, Warren. Seryosong sabi niya at mabilis na bumaba ng sasakyan nito. Nang ganap na makababa ay katahimikan ang sumalubong sa kanya. Sobrang dilim ng paligid at walang katao-tao. Naalala niyang nasa may bakanteng lote pala siya, sa may tagong parte. Narinig naman niya ang pagtunog ng pintuan ng sasakyan nito. Tanda na bumaba ito. Where are you going? Inis na tanong nito. You're really crazy, aren't you? Can't you see? Walang katao-tao rito at walang dumadaang sasakyan. And look at yourself. Nakalabas na iyang mga dibdib mo.
sigaw nito sa kanya. Pumasok ka sa sasakyan at ihahatid na kita. Seryosong sabi nito sa kanya. Mabilis naman siyang umiling dito. Huwag mo na akong alalahanin. Total ay wala ka naman ng pakialam sa akin, hindi ba? Matagal siya nitong tinitigan bago nagmura. Dang! Bahala ka! At mabilis na itong pumasok sa sasakyan nito at mabilis itong pinaharurot. Habang naglalakad ay umiiyak siya. Walang katao-tao sa dinaraanan niya at napakadilim ng paligid. Tanging ingay na nanggagaling sa mga insekto ang naririnig niya. Kailangan niya pang maglakad ng may kalayuan para makarating sa mismong daan. Ni hindi nga niya alam kung nasaan siya. Halos mapasigaw siya nang makarinig ng malalakas na kulog. Kaagad siyang napaupo at natakpa ng magkabilang mga tenga. Si Warren, iniwanan talaga siya nito. Ilang minuto pa ay nagsimula nang pumatak ang ulan. Niwala siyang mapagsisilungan. Awang-awa siya sa sarili. Wala siyang nagawa kaya dire-diretso nang naglakad. Kasabay ng pagpatak ng mga luha niya, ang pagpatak ng ulan sa mukha niya. Ilang sandali lang ay may nakita siyang ilaw ng paparating na sasakyan. Nang huminto ito, ay mabilis na lumabas si Warren. Damn! Ang tigas kasi ng ulo mo! Sigaw nito sa kanya. Let's go and I'll bring you home. Huwag na. Hayaan mo na ako. Walang emosyong sagot niya at patuloy na naglakad. Pero nagulat siya nang mabilis siyang hinila ni Warren at niyakap. Mabilis naman siyang bumabaklas mula sa pagkakayakap nito pero nanghihina siya. Bitawan mo ako! At pinagpapalo ito habang humahagulgol na siya. Pero patuloy pa rin siya nitong niyayakap. I hate you, Warren. Ang sama-sama mo. At mabilis na napaupo kahit yakap-yakap pa rin siya nito. Si Warren naman ay hindi nagsasalita. Binigay ko ang lahat-lahat sa iyo. At hindi ako nagtira ni konting dignidad para sa sarili ko. Alam mong ikaw lang ang nag-iisang lalaki sa buhay ko. Pero bakit mo ako pinaparatangan ng ganyan? Sigaw niya habang pinagpapapalo ito sa mga balikat. Samantha, hindi kita niloko. Hindi ako pakawalang babae. Kaya bawiin mo yung sinabi mo. Maniwala ka. Anak mo si Samsam. At lalong lumakas ang hagulgol. Shh! I'm sorry. Sokotsi tayo mag-usap, please. Ang lakas na ng ulan. Malumanay na sagot nito. At mabilis na siyang binuhat. Pinaupo siya nito sa harapan bago ito mabilis na pumasok. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng lamig. May hinugot naman itong t-shirt sa may likuran ng kotse niya at iniabot sa kanya. Palitan mo muna yung damit mo at baka magkasakit ka. Seryosong sabi nito sa kanya. Alanganin naman niyang kinuha ang damit. Hindi siya pwedeng magkasakit dahil kasama niya ang anak niya sa bahay. Nang akmang tatanggalin niya ang damit, ay mabilis itong nag-iwas ng tingin sa kanya. Bakit ka pa nag-iiwas ng tingin? Eh nakita mo na ang lahat ng ito. Seryosong sabi niya. Damn, Samantha. Don't tempt me. Kung ayaw mong angkinin kita ngayon dito sa loob ng sasakyan. Matigas na sabi nito. Nang makapagpalit ng t-shirt, ay mabilis na rin itong pinaharurot ang sasakyan. Just tell me your address. Seryosong sabi nito nang hindi tumitingin sa kanya. Ibaba mo na lang ako riyan sa may daan. Magta-taxi na lang ako. Irritable naman itong tumingin sa kanya. Huwag mo akong sagarin. Kaagad naman siyang natahimik at walang nagawa kung hindi ang sabihin ang address niya. Hindi mo man lang ba ako hinanap noon? Hindi niya mapigil ang tanong. Mabilis lang siya nitong sinulyapan. Is that still matter? Samantha, tapos na ang kabaliwan ko sa'yo. Matigas na boses na sagot nito. Sa bagay. Alam ko naman na simula pa noon nagsisindi lang ang minahal mo. We are not going to talk this nonsense topic. Just keep quiet. You're irritating me. Alam mo ba ang tagal kitang hinintay, Warren?
Ilang beses akong nagpabalik-balik sa bahay, Dom! Galit na sabi nito at mabilis na iginilid ang sasakyan at hininto. Do you really want me to fuck you? I said shut up, right? Galit na sabi nito. Nagulat siya nang bigla silang pumasok sa isang inn. Mabilis nitong ipinasok ang sasakyan nito sa isang garahe at automatiko namang nagsara ang gate nito. Mabilis nitong pinatay ang sasakyan at hinila siya pababa ng kotse. Halos magkanda subsob na siya. You just really want me to fuck you, kaya hindi matigil-tigil iyang bunganga mo, hindi ba? Seryosong sabi nito sa kanya nang maikandado nito ang pintuan.